Hi guys! Today's episode is gonna be the whole experience story time. The whole experience was lit, was amazing, was magical, was unexpected, was unforgettable, was unreal. Grabe, ang daming adjective nun. Pero grabe, it was beautiful, it was an amazing experience, it was the best. And I will never get tired of attending 17's concert in the future. Grabe, grabe kasaya nung concert talaga. Isip ko siya ngayon, parang kahapon lang nangyari and hindi pa talaga nawawala yung PCD ko, guys. Kapag nanonood ako sa mga fancams ko gabi-gabi, umiiyak na naman ako. Umiiyak ako, like parang, oh my god, bakit walang Lido Kim na iba? Bakit walang Kim Mingyu na iba? Bakit ang gwapo ni Joshua Hong? Ang dami kong ganun. John Won, mo pakasalan mo ako. Ganon. Grabe, grabe na talaga to. The whole experience was new. Was really amazing. Alam niyo ba guys, ang lala namin ng friend ko kasi panay kami nag-a-ask na, ate, saan po ba yung pila para dyan ad? Ganon and everything. So yun, wala kaming hiya talaga. Thankful talaga ako na yung kasama ko medyo makapal-kapal yung mukha. Kasi ako talaga guys, nahihiya talaga ako. Hindi ko alam bakit ako nahihiya talaga. When we were able to find the line of our section, pumunta agad kami and then nag-line agad kami. It was 2 PM in the afternoon. And we were able to go inside the arena around 5 PM. Gaano kalala yun? Ang lala talaga guys, ang hirap, ang yung paa ko talaga napakasakit and then po nandoon na talaga yung point na low bat na yung phone ko 50% na lang, and thankful ako sa naging kaibigan namin na in front of us na nagpahiram sa akin ng cord kasi meron akong power bank. Kasi yung cord ng charger ko, hindi siya gumagana sa power bank ko. Nakakainis. Kaya sabi niya, meron akong cord for iPhone, ganun. And I was like, oh my god, thank you talaga. We were able to go inside the arena na yung phone ko naging 70% ata. And I was like, oh my god, okay na talaga to. It was really amazing when we were able to go inside the arena na bumili agad kami ng water kasi uhaw na uhaw kami talaga sa paglalain. And then after that, we were able to find our section. It's 503A and we were able to take a picture and it was so amazing. Like, sabi ko sa sarili ko, oh my god, gusto ko talagang maulit to. After the concert, sabi ko, gusto kong maulit siya talaga kahit pagod na pagod ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko kasi nga, it was just so amazing. Hindi ko ma-explain yung feeling. Like, nung nakapunta na kami sa seat namin, ha? Nasa seat na kami, nakaupo. I was like, oh my god, is this really happening now? Ito na ba talaga yung minamanifest ko lang, pinapangarap ko lang, ganun? And naka-video ako, oh my god, ang lapit ng stage. Sabi nila, sabi ko, oh my god, totoo pala yung sabi nila na kapag genad ka, hindi pala ganun kalayo talaga. Ang lapit lang talaga. Makikita mo si Mingyu doon na nagpre-perform. Kitang-kita mo si Chol na... Yung na nakapag isa sa'yo talaga. My voice was like super duper sabog kasi nga, panay akong shout talaga. Before the concert, nagkakanta-kanta pa kami, sumasabay pa kami sa mga kanta na Agonize, mga World, mga Hot, mga Cheers, piniplay nila yung music video doon before the concert. Please, come on! Opening ng yung opening ng concert, guys, it was really the best. Hindi ko na alam kung anong nangyari. Hindi ko alam kung ano yung exact reaction kasi naka-video lang ako. So, yung parang sa Hot, grabe, yung shake ng mga videos ko kasi nga, girl, hindi ko na alam. Ang grabe yung experience talaga. It was really the best. Hindi ko alam kung anong sasabihin ngayon. Kasi naaalala ko na naman yung feeling. It was the best.
Ito talaga yung pouch na galing sa concert talaga na mga goodies. So, I'm gonna let you see anong nandito. So, ito. Ito bigay ito sa karat ate ng friend ko na si Christine. Ito, siguro ito si Mingyu. And then, Mingyu sticker ata ito. And then, itong Be The Sun Chuchu. Yan yung binigay niya sa akin. And I was really thankful. And then, dala-dala ko to. Dala-dala ko tong mga names na to. Kasi sa, oh my God, what was that? Dalang-dala ko yung mga names na to kasi sabi nila gusto nilang makapunta sa concert kahit yung pangalan man lang nila. And of course, sino ba naman ako para himindi, diba? Next is, oh my God, nandito pala to. Ito, oh my God, nandito pala to. Ito yung gamit ko na necklace sa concert, guys. And it was so pretty. I bought this sa Shopee lang and it's so pretty talaga. And yon, ito siya. It's a diamond with the color of 17. It's so cute. And ito talaga yung accessory ko lang talaga nun. Quintas lang talaga. Bigay sa akin to ng carrot friend ko na very close ko na ngayon. Siguro masasabi ko naman na close na kami. Ito, bigay niya sa akin to. Sa airport, airplane lang kami nagkakilala pa uwi sa Cebu. So, yun. And then, binigyan niya ako ng mga confetti sa Be The Sun concert. And this is the ticket sa concert ko. So, I put it on a top loader and bala ko pa siyang bilhan ng parang magnetic na acrylic. Soon lang. Soon pa. Hindi pa ako nakakapera ngayon, guys. Broke na broke ako after the concert. Nakakainis. And then, ito yung headband ko, guys. Nung concert. Ito talaga yung headband ko. And na, ano lang talaga siya, na sira nung before the concert. Nakakainis, diba? Nasira siya before the concert. And then, ito. Souvenir din sa ticket. Plane ticket. Kasi, after how many years nakasakay ulit ako ng eroplano kasi batang-bata pa talaga ako nung nakasakay ako. So, grabe. Ito yung fan project sa 17 ata. Yeah, fan project ng day 1. Hindi siya natuloy, guys. As in, hindi natuloy talaga. May mga ano pa dito, instructions. Hindi siya natuloy kasi nga, napakadaldal ni Hoshi talaga. And Dino. Nakakainis. And then, yung dapat gawin namin is kakanta kami ng circles. Like, magsorido na ujianen manen naril sumsigo itiman. Oh, diba? And then, I was able to buy this Mingyu. Wait lang. Sakto ba? Kim Mingyu na cloth na banner. And there's Mingyu here. And I bought this before the concert and I brought this with me the whole time. And hindi ko naman siya naging ganun-ganun kasi nagfo-phone ako and then my light stick. Anong gagawin ko? So yun, hindi ko din naman siya nakikita talaga and hindi naman ako makikita ni Mingyu dun sa taas. So yun talaga the best yung experience na yun, guys. And hindi ako mapapagod na makita sila ulit. Babalik sila dito sa Pinas, Philippine Arena na, December 17. And hindi na ako makakapunta, of course. Wala akong pera. Hindi ako papayagan. Sino ba? Sino bang taong makakapunta kapag walang pera, diba? May plane ticket. Anong gagawin natin, diba? And then, Philippine Arena kasi siya, guys. So, if you're gonna aim sa upper box lang, super layo na talaga. Ang layo ng upper box, guys. Makikita mo na siguro yung 17, yung pagiging langgam na nila. Hindi mo na sila makikita na, hindi mo sila makikita na tao talaga. Like, parang napakaliit na siguro nila. Or, kahit buong-buo na ng Cebong City mo makita. Pero kapag standing ka naman, or soundcheck, or nasa lower box, siguro kitang-kita mo sila. Pero kapag wala kang pera talaga na budget. Pero okay lang naman, guys, kasi yung experience is really fun. Yung experience talaga, yun yung masasabi ko na worth it. Yung pera mo. Kasi nga,
guys, grabe yung performance level ng Sabongs. Grabe yung dedication ng grabe, grabe sila as a K-pop idols. And the way they love the fans. Grabe. Especially Manila Carrots. Hoshi was really energetic, I swear. Grabe yung grabe si Hoshi, guys. Iisa-isahin ko yung members, guys. So, let's start Choi Sung-chul. Choi Sung-chul was really hot in person. The way he raps, the way he dances. Fuck, oh my god. And then the guys, hindi ko alam kung anong nangyayari kay Sung-chul nung snapshot niya. Makikita niyo siya sa clip, basta snapshot na parang showdown. Nandun si Chol. Sabihin niyo sa akin, sabihin niyo sa comment section kung ano yung nakita niyo. Yun Jonghan, wow. Grabe, siya talaga. Siya talaga yung bias for the night. Siya yung parang umuwi ako na, oh my god, ang gwapo ni Yun Jonghan. And ang silent mode niya lang ha, parang low-key lang siya dun sa gilid. Ganun, hindi siya panay daldal, like Hoshi. So, ang grabe si Yun Jonghan. Yung voice niya din, very angelic. And basta, ang gwapo niya, guys. Ang gwapo niya. And then Hong Jisoo was gwapo. Oh my god, Joshua is really pogi. Wala talaga. Yung nakikita niyo sa picture, wala lang yun. Kapag nasa personal, oh my god, hindi ko na alam talaga kung anong gagawin, kung ano yung sasabihin, kasi ang gwapo ni Joshua. So, sobrang gwapo ni Joshua Hong talaga. And then Moon Junhui, oh my god, he is pretty. Guys, kapag nakita mo ng moonwalker si Jun, tang ina, mapapamura ka talaga. Ang gwapo niya. Tapos naka-sleeveless pa siya. Shit. Sa shallow performance nila, naka-crop top lang siya, sis. Sa crush, naka-crop top. Sa world, naka-crop top siya. Anong masisay mo dun? And then, Kwon Sun-yong, oh my god. Wala. Hands down. He is the best performer. Grabe, grabe yung dedication ni Hoshi talaga. Grabe yung love niya for the fans. Grabe yung dancing skills niya. Grabe yung, grabe siya. Grabe talaga yung energy niya. Parang hindi siya napapagod talaga. As in. And then, Jeonwonwoo. I love him so much. Super love him. I super love him. Whenever I saw Wonwoo nung concert na naka-smile, it makes me emotional talaga. Kasi alam naman natin yung ano yung pinagdaanan niya, di ba? So, kapag nakangiti siya, especially nung parang inaano siya, tiniti siya ng members na kasi papakantahin siya yung parang energy check daw. Kumanta siya ng Game Boy Day. And then before that, parang naka-smile lang siya. And I was like, oh, I love him. I love him so much. And then next is Lee Ji-hoon. Oh my god! Woo-ji! Parang sabi ko, oh my god, ang gwapo niya! Ang cute! Ang cute talaga ni Ji-hoon. Super gwapo and cute. And then his voice is amazing! Grabe, vocals talaga, grabe. And then, Myung-ho. Grabe! Nag-wave siya sa amin dun sa taas, guys! Nag-wave siya sa amin. And then, the way he performs din, grabe. Grabe talaga. They are just super amazing performers and very guapo. Grabe. Kim Min-kyu, my bias, my ultimate bias. Putang ina, nakakainis. Nakikita lang naman namin yung braso niya and gusto ko magpa-headlock. Ganun. And then, yun, Kim Min-kyu, please explain. And then, grabe, nakakainis si Min-kyu. Kasi yung paalis na sila, like, nagganon pa sa, ganon, sa camera. Nakakainis, namimiss ko siya. Oh my god, so much. And Dokyum, oh my god. Nakakainis si Dokyum. Siya talaga yung iniyakan ko kasi nga, kumanta siya ng Comfort sa ending man. Nakakainis. Umiiyak ako talaga kapag iniisip ko yun. Oh my god, kumanta siya ng one of my favorite comfort songs din. Aside sa Ardoni Saturday Day. Grabe. Grabe yun, guys. Grabe yung grabe. Grabe yung Dokyum. And then, Seok Soo Layang.
Sokso layag talaga. Grabe yung darling na kiss me baby ng Sokso. Ayoko na. Ayoko na yung come to me ng Sokso. Ayoko na. Ayoko na talaga. And then yung snapshot ng Sokso na hinag... Oh, ayoko na Sokso. Nakakainis. Layag na layag. Oh my God. Busong Kwan, he's the best. He's the best. Kasi nga, nag-manifest lang ako na sana kantayin niya yung As It Was. And then he did it. Thanks to Dino din kasi siya yung sabi niya, Sung Kwan, As It Was. Ganun. And then tinulad niya si Sung Kwan. And Sung Kwan was able to sing it live. And it's so amazing. It's, his voice is so lovely. Ganun. Ganun talaga. Jaehyun Sol, nare-react ako ni Jaehyun Sol talaga. The way he performs then 2-1. Oh my God. Ano pa ba? Yung Game Boy. Grabe. Yung Bucket Up. Oh my God. Ayoko na. Basta grabe si Jaehyun Sol mag-rap din. And then Lee Chan, the best maknae, the favorite of Carrots. And then nandun din yung grandmother niya and father. And during snapshot, his father and his grandmother was just really vibing there with dancing. And you know, I appreciate them so much. Grabe yung ending memes nila, guys, na grabe yung sabi nila na we will come back as soon as possible. Literal na as soon as possible kasi pupunta sila dito ulit ngayong December 17. See you on the next tour na lang talaga sa Bongs. So yun, ang taas na ng video na to, but grabe. I will never get tired of appreciating 17 and I will never get tired of supporting them and I will forever ever if I have a chance, pupunta ako talaga sa concerts nila lahat in the future. So I hope. So that's it for today's video, guys, and I hope you guys enjoyed my journey as a fangirl, as a Carrot, na nakapunta talaga ako sa concert this year, and it's just really amazing, and I hope I can attend more concerts in the future because attending concert is fun. It makes you happy. Kung may mga bagay na makapagpapasaya sa inyo, guys, go for it. Kasi nga, hindi natin alam kung kailan yung huli nating araw dito sa mundo. So, might as well enjoy your everyday life. So, bye guys, and I hope you are happy. And I am rooting to everyone, to every fangirl there na makapunta sa mga concert, sa mga idols nila. And we'll be happy and forever, grateful sa kanila kasi nga they helped us naman din in many ways. So bye guys and see you on my next one. Bye.